Yung printer, ang name niya po is Epson Direct to Garment Printer, no? Ang unit model is F2130 na kaya mag-print directly sa t-shirt. Pwede pa naman siya natin i-maximize kung sakaling kung gusto natin. Hello everyone! Welcome back to my channel. Once again, it's Joyce Yo again. If you are new here, nice to meet you. I do business and investment opportunities video. So if you think that you're in the right channel, hit the subscribe button and the bell beside that so I can keep you updated. Alright, so we are here sa main office ng Tees and Prints. Sister Jeremy yung mag-explain sa atin more of the features of the machine and kung ano yung mga print na kaya ng machine na to. And konting ano, presyo na din kaya ba? Pwede po. Pwede, okay, sige. So, ipapakita po namin sa inyo iba't ibang klaseng machines, equipments or printers and then kung ano yung mga kaya nilang gawin. Alright, so sir, pagsimula tayo dito, parang interesting to eh, medyo kapanahunan niya. Yes po. Okay. Yan po, actually itong printer, ang name niya po is Epson Direct to Garment Printer, no? Ang unit model is F2130 na kaya mag-print directly sa t-shirt. Directly na, alright. Directly. So, directly print sa t-shirt pero specific fabric lang po yung allow sa kanya. Yung po yung cotton shirt. Cotton lang, alright. Allow po siya sa cotton shirt. Bali sa Direct to Garment po, ito po yung bagong silk screen process natin sa printing industry, no? Unlike ngayon kasi, kahit from Google image natin kunin yung file, pwede mong i-drag and drop lang sa software niya. Then, that ipiprint niya po directly sa cotton shirt yun. Unlike ng silk screen process, napakarami pong gagawin. Yes, oo. Sa acetate, ipiprint mo na sa acetate. Mag-expose ka sa sa gamit yung exposure box, expose mo yung design mo sa acetate para mag ayun, makuha niyo yung design. May curing pa. May curing pa yung magagawa. Ito may curing din po siyang ginagawa. Now, after niya ma-print po diyan, i-cure natin siya gamit po yung heat press, no? Ang yung mga heat press po, ito po yung mga sample ng heat press natin. No? Ito po yung mga tinatawag natin flatbed na heat press na nagsasize po siya ng 16 by 20. No? So after noon, after mo print, i-cure natin siya sa heat press para pas kumapit po yung ink sa t-shirt. So pas madali. Then the same time, advantage niya po is yung pwede kahit isang design, isang t-shirt. Okay. No, pwede pong ganun. Unlike ng silk screen, kailangan po natin ng isang design sa maraming volume. Marami. So mayroon po kasi yung per design sa silk screen. So masisingilin po nila kayo ng mad, then di po nila tatanggapin sa inyo yun, no? Di rin po nila tatanggapin. Ang minimum po talaga sa silk screen, isang design, 50 pieces. Okay, so ang difference lang, pag sa silk screen kasi, kailangan mass production. Yes po. Kasi, ano eh, per yung bawat color, iba-ibang screen yung ginagamit dyan. Tama ako. Tama po. Okay, galing ko. Joke. So, ito kasi, it's direct na. But, sir, sige, since na ko-compare natin siya, and this is the new silk screen, can you give us, ano, yung advantages niya po na yung printer ba niya, mas matagal ba siya compared sa silk screen? I mean, mas matagal siyang mawala? Ayun po. Advantage niya po, siyempre, compared sa silk screen, unang-una, mas mabilis po yung production. The same time, kasi ang silk screen kasi pagpahit mo ng unang kulay, is kailangan may kasunod agad na heat gun. No? So ito hindi na po. After niya ma-print kasi dyan, yung ink, kailangan lang po natin siya ilagay ulit sa heat press para patayuin po yung ink. Then kailangan natin siya, for final curing, kailangan po natin i-heat press yung buong design. So unlike ni silk screen, kailangan mo maraming manpower. Manpower, yes. Okay. No? Kailangan mo siyempre ng mga pintura. Yes. Nahahalu-haluin mo pa, ititimpla mo pa para makuha yung kulay. Tsaka minsan yung amoy ng pintura. Yes. May ganun po, pero meron na po naman na hindi na yung ganun ka-amoy. Ah, okay. So, hindi na po siya ngayon issue about sa amoy. Ang mga issue before, no?
Plastisol na rin po ngayon, may plastisol na rin po. Ang plastisol kasi is madali siyang matuyo kapag nainitan. Pero hindi po siya basa-basa natutuyo kung nandun lang po sa screen. Kumbaga parang hindi pa luto yung yes. All right, so yung print naman sir, I mean kapag mga ilang wash to, ganun. Ayun, so sa wash naman po, as long as hindi tayo ganun ka galit maglaba, so hangga't maaari is hand wash lang siya. Mas maganda, mas patatagal yung print. So pag digital naman kasi ang unang-una sa digital, kung sublimation print po yan at 100% polyester yung ginamit yung fabric, hindi na po mabuburo yan. Pero kung ito, kung hindi po tama kasi yung pagkaka-process, hindi po solid yung pag-cure, madali rin po siya matatanggal. So, depende pa rin sa curing. Oo. Okay. Yung mga digital kasi natin, ma'am, like yung mga transfer paper, yung mga vinyl. Vinyl po, example, yung mga statement shirts. Mm-hmm. No? So, yung mga ganun po is nasa 100 to 150 washes lang ang lifespan ng breakout nun. Pwede ba po yun kung winawashing na natin, bababa po yung lifespan nun. No? At the same time, yung galit nyo, sobra kusot. Yung mga ganun po, no? Right, kung di naman masyadong madumi yung damit, di naman natin kailangan parusahan ng galit ganit. Pwede sabunin. So, yun po yun. No? Yun po yung mga lifespan. No? Okay. The same time, sabihin ko na rin yung mga konting costing about sa kanya. So, okay. Yan. So, pwede sa mas sa software niya naman po kasi po, pwede po kayo mamili kung si MYK lang yung ibubuga niya. Si MYK is, ibig sabihin, cyan, yellow, magenta, at saka black. That's the, yung ink po. Ink yes po. So, pwede yun. So, pas mababa po yung cost nun kung tutusin. Kung si MYK lang. So, nagtataas po ang costing ng ink nito kapag nagbuga na po tayo ng white ink. No? Kung sa white shirt niyo po siya gagamitin, pwedeng si MYK lang po ang ibuga natin. No? Pero kung gusto mo pa tumingkad yung kulay, kailangan mo siyang buga ng white ink. Doon na po papasok yung mga pre-treatment process na tinatawag. May mga ganun pa po. So, yun naman, upon purchasing naman po nito, lahat po ng process, costing, tsaka mga technique, ituturo namin. Ayun yung maganda kasi may support from them. So, ituturo nila, gumagawa sila ng training if you purchase the machine. Yes, ang ano ko lang, sir, concern ko is, pag tama ba ako, pag CMYK, yung nilagay mo, yun na lang yung pwede mong ilagay. Wala nang yes po. Pag after nun, pag nalagay nyo na po sa t-shirt yun, curing na tayo. Okay. Gano po kayo bang nalagay pa na chemical or treatment? Sir, yung ano naman, yung ano doon yung tagal ng machine, yung T-by. Yun, no? Sa mga ganitong machine naman, actually may mga self-maintenance naman po siyang tinatawag. No? Para humaba yung lifespan. Kasi usually sa mga machine ngayon, is ginagawa na lang nilang 5 years to 10 years lifespan na lang yan. So, kung sa terms na sulit na rin naman siya sa ganun. Basta may market ka lang at nabawi mo agad siya. So, kailangan in a day makapag-print ka ng how many? Or actually, kahit hindi naman, mas maganda po kung nakabukas lang siya. So, naka-on lang siya. May mga sleep mode naman po tayong tinatawag. Kasi upon opening ng machine o pag-i-start niya ulit ng bago, nag-head clean po siya or nag-cleaning siya. Okay. No, pag binubuksan mo siya, after, kaya ngayon, papatayin mo siya, tomorrow, gagamitin mo na naman siya. Tomorrow, meron siyang 15 minutes para mag-clean. So, para good ulit yung mga ibubugan niyang ink. No? So, walang hindi kayo ma-re-rechikan, hindi siya mawawala ng kulay na yellow. Sa ganitong t-shirt naman, okay. Like in the business side, how okay. Much can you, yung kikita ka na, how much can you? Yung kikita ka na, so marami po kasing t-shirt sa market natin. So katulad nito, ang ginamit naming t-shirt dito is Fruit of the Loom na brand. So si Fruit of the Loom na brand is premium cotton kung tawagin natin. So 100% cotton po yan. So Fruit of the Loom brand is US brand po yan. Okay, no? Yes. Meron po tayong mga, yan, nag-start po ang pricing niya ng 128 pesos. 128 pesos? Yes po. Okay ka na. Plain t-shirt po yun, no? Ay, yung plain t-shirt yes, pa yes po. Di, wala so, pa yung print. Okay. Wala pa po print yun. So, kung ang market kasi ngayon sa DTG ngayon po, sa DTG market, nasa around 650 po siya. Pag may print na po siya. Wala pong problema yes. Kung bawat isang shirt, isang design. Wala pong problema sa gano'n. Kung isang shirt, ibang design, iba-iba, wala pong problema. So this one, maganda siya kapag like mga ano mga personalization. Gusto mo personalize, yes. Gusto floating mo mukha line. Mo, ilagay mo dyan. Yes. At least isa lang. Kasi usually pag silk screen, kailangan madami kang ipaprint para they can accommodate you. Yes, tama. Alright. So sir, kaya naman po itong machine na ayun po. Parang Apo, sa ngayon po actually si Epson DTG na po, sa mga branded po na DTG, siya na po yung pinaka-affordable natin. At the same time, high quality, okay. Speed.
Okay. No? Affordable. So, affordable. So, nasa 867,000 po siya. Affordable. Unit price pa lang po yun. Okay. No? Wala pa po yung mga inks, yung mga ibang materials na kakailanganin natin sa kanya. No? So, unit pa lang yun. Walang ink. Hindi mo pa siya actually mapapagana sa 867. So, ganun po siya. Actually, naman guys, syempre, machine yan eh. Equipment yan. So, if you are willing, if you are planning to, ano, seryosohin yung business naman, so you're going to, syempre, sa pagmamarket mo yan, and then, market lang kayo ng market para mabawi nyo yung capital for the machine. So, possible na machine agad. Possible po yun, ma'am. Ano ba yung pwede natin parang sa isang production mo a day para mabawi mo siya in how many years? Actually, ma'am, basta meron lang po kayong matatarget na market. Katulad po ng mga bumiling clients sa amin, no? Meron po kaming clients na dalawang companies. Pero hindi ko na po babagitin kung sino po sila. Na ito po yung gamit nila. Then, meron po kaming dalawang individual clients ng market ng isang schools. Sa school, yung po yung mga uniforms na gagawin nila. So, uniform, P-uniform. Organizational shirts. Organizational shirt ang po pwede yan. Yung mga pang-wash day nila na t-shirt. Actually, yun po yung market nila. Then yung isa, clothing line po ang target. So, actually, may sarili po siya clothing line. Tinanggal, may sarili siyang tag, nilagyan niya po ng mga tiketa, yung mga shirt niya. Then, yun po, personal design niya. Where you can have your own brand. Though. Then, yung po sinasabi ko, ang pricing nila sa ganun is nasa around 650. Oh, usually naman, di ba, pag sa, ano, bumili. Mga clothing line naman po, nasa around 599 po yan, mga ganyan. 600 plus, 699. Depende po siya sa inyo. Alright, so sir, if they're willing to purchase this machine, ano yung magiging support po natin? Do we have the warranty or training after the sales? Ayun po. Actually, Citizen Prince po kasi is supplier din ng machine. At the same time, meron din po kami production. So, kaya po kami may production unang-una para pag-aralan po yung mga machine. Kung ano po yung kaya niyang i-print, kung ano po yung sasagad, ano yung limits ng machine, no? Then, the same time yung costing. Doon po namin pinag-aaralan sa production. The business side na. Okay. Yes po. So, yun. Citizen Prince, lifetime support. So, lahat naman po ng distributor niya nabibigay ng lifetime support na as of now. So, ang support po doon is mga troubleshooting po yung advantage. Kasi meron kami production. So, kung ano man yung ma-encounter yung trouble dyan or error, kumbaga na-encounter niya po ng mga technical namin. Mm-hmm. Kahit po mismo operator po ang ipadala namin sa inyo o magturo sa inyo, wala akong problema. Alam niya po lahat, actually, kung ano yung mga details niya ito. Yes. So, yun naman sir yung mahalaga eh, yung, yung support. Support po. Actually, may iba kasi mang bumibili sa abroad. China. Yan. Bibili sila. Pagdating dito, hindi na nila ma-operate ng maayos kasi manual lang yung dala nila. So, hindi ka naman po basta-basta matututo sa manual. Ang manual is para buuin at yung mga basic lang din ng machine. So pagdating sa production, mahihirapan po talaga. So kaya nagbibigay din po kami ng hands-on training, kung tawagin natin. Yung hands-on training na yon, kung hindi naman po makuha in one day o two days, pwede pa naman po ulit-ulitin nyo, wala naman pong problema. Pero mga kahit 10 times kayo magpapalit. Yes po, wala pong problema ron, 10 times. Kasi continuous yan eh. So Citizen Prince kasi, hindi namin tinitignan yung mga clients as customer lang, yung bibili lang, tapos na. So, tinuturing namin silang partners kapag bumili sila sa amin. Okay. So, kung meron man tayong bagong pwedeng ma-market dito sa printing industry sa Philippines, tinuturo po namin sa kanila. O pinapost po namin sa page yun. Lahat po ng info na pwede nilang pagkuhanan or market na magbubukas dito sa Philippines, pinapost po namin sa page. Then, yan, check nyo po yung vlog sa Decent Prince page. Decentprints.com lang po. Meron po tayong mga vlogs doon tungkol sa lahat ng machine na i-offer po ni Decentprints. Ilagay ko yung link sa baba para you can. And then, yun. So, this is the direct-to-garment printer. Yes po. And yun eh, yun yung maganda rin kasi sa Decentprints. Kaya, ang tagal na rin nila sa market. Almost 11 years na daw sila sa market. Yes. Kasi, tinuturing nila na business part and partners yung mga clients. Alright, so that's it for the direct-to-garment printed. So, sir, baka may iba pa dyan. Opo, marami po. Actually, hindi po... marami rin kasi. Marami pa po tayo po pwedeng i-discuss mo tutusin, pero hindi natin makakommodate. Ito po, kahitaanan na lang po natin. Ito pong malaking printer na to, ito pong tinatawag nating sublimation printer.
Okay, this is the sublimation printer. Yung sublimation printer naman po, ang mga fabric na kinakapitan niya ng ink niya is mga is polyester po, 100% polyester. So, sa 100% polyester po, doon po lalabas yung vibrant ng design. No, pag nasa fabric yung na siya. Ganda so, ang process, print, after po mag-print sa paper, i-heat press po natin siya. Gamit po yung mga malalaking parang press. Parang safe no? Lang din sila halos. Yes po. Isa kanya naman po may tatlong process ang ginagawa natin. Mag-print. So, after mag-print, maglalatag na ng fabric na plain, plain white lang po. Then, nalatag mo yung paper na may print. So, after po nun, i-heat press mo siya. Para maging ano po, maging liquid po ulit yung ink na nandun sa paper. Okay. So, pag naging liquid na siya, magta-transfer na po siya sa fabric. Mm, okay. So basically, you need to really have to... Yes. Actually, kahit sa lahat ng process, siya po talagang pinali natin si press. So ito po yung mga sample print out po dito, pero sa ibang material po ito eh. Pero ganito yung ganito kaganda yung print niya kasi nanunuot siya sa loob. Yes. So ito, sample print out, ito po is bean bag. Ang galing naman, paano ba ito? So sa bean bags po yan, ito po yung sample. Ito rin siya, ang gagawin natin is siyempre yung paper, ipapataw lang natin sa fabric. Dahil siya ngayon, yun, kita nyo, lumipat yung ink ng paper, ink ng paper sa bali ang mag kumbaga yung 100% na ano na print rin sa paper. Mm-hmm. Ang magiging ano niya, may magiiwan siya ng 3%. Then, as in print, we started like 11 years ago. Wow. We start kind of as a printing service and then when we realized na medyo tumadami yung demand ng printing service, instead of just offering service, we offered